ay, mali ako. Pero ang ganda ng energy ko doon. Since Women's Month ngayon, mag-name ako ng 10 most beautiful women in show business. Walang ko kontra. Dahil ito, opinion ko to at sa paningin ko, kung magkakaaway man yung mabanggitin ko, problema nyo yun, okay? In any order to ha, walang ranking. Pero unahin ko siya kasi favorite ko siya, si Marian Rivera. Napaka-prangka niya, yung wala siyang pakialam na kung ano sasabihin ng tao sa kanya, yung what you see is what you get, and what that makes her more even beautiful kasi she's very true to herself. Plus, nung nakita ko siya sa personal, yung skin niya ang ganda-ganda, para siya si Snow White. Tapos, nung nakausap ko pa siya, tapos naging eventually, nakakachikahan ko na siya sa Instagram, napakabait na bata. Napakagalang. Basta ang ganda niya. Meron nga ako yung share, nung naka-accept ako ng Best Supporting Award sa Star Awards, nawala ako, na-blanco ako. Minsan lang kasi ako nasa starstruck, alam mo yon. At isa si Marian Rivera, dun sa artista na starstruck ako. I was about to accept my award, nakalimutan ko yung speech ko. At nabati ko at na-thank you ko si Marian. Eh, wala man siya kinalaman sa movie ko. At nabanggit ko in front of Ding Dong, girl crush ko si Marian Rivera. Uy, pero ano ha, ano lang, paghanga. Kasi nagagandaan talaga ako sa kanya. Ang susunod, si Miss Dawn Zulueta. Majority will agree that at her age, she's still so beautiful. She's aging gracefully. Napakaganda ang class. Siya yung epitome ng kagandahan ng kahit walang makeup, ang ganda. Yung walang retoke. And napakabait pa ni Ate Dawn Zulueta. Kumari ko si Miss Dawn Zulueta, ninang siya ni Martina. And every year yan, hindi talaga niya nakakalimutan si Martina. Isa pa na nagpapaganda lalo sa mukha ni Miss Dawn Zulueta. Kasi diba yung kagandahan ng tao, nagre-reflect din yan sa aura ng isang tao. Gandang-ganda din ako kay Gretchen Barreto. Kasi nung nakita ko si Gretchen Barreto, at her age siya, yung katawan ni Gretchen, ang ganda pa rin. Si Gretchen Barreto, yung skin niya, parang walang pores. Siya yung tipo ng babae na kahit walang makeup na lumabas, ang ganda pa rin, head turner. Pang-apat ko, si Bea Alonso. Gandang-ganda ako kay Bea Alonso. Napaka-class ng beauty niya. Share ko lang ha. Kasi dati, nung sila pa ni Sanjo Marudo, lumabas kami. Kumpleto talaga, Sanjo Marudo. Lumabas kami, nag-VGC kami, nag-wine-wine night kami. Tapos, nakachikahan ko siya. Napaka-simpleng bata. Napakaganda. Walang ka-makeup-makeup. Tapos, ano siya, total package siya kasi ang ganda ng boses. Ang galing magsalita. Ang galing umarte. Sino ba sa generation niya ang ganong kagaling umarte? Wala eh. Si Bea Alonso, napakagaling umarte. Si Catherine Bernardo, gandang-ganda rin ako sa kanya kasi nakita ko kung paano siya mag-bloom. When I worked with her in Barcelona, the movie, binakita ko talaga yung pagka-bloom nung ang ganda-ganda ni Catherine ngayon. Kahit walang makeup, siguro it pays when you're so in love and happy with life. So, thanks to you, DJ. Yan. Isa pa yan, mabait yan si DJ, si Daniel Padilla. Kaya napakaganda ni Catherine Bernardo. So, sino pa ba ang nagagandahan ako? Si Julia Barreto, nagagandahan ako. Oh, wag niyo nang gawa ng intriga kung bakit si Bea at si Julia magkasama. Hindi naman sa gandang pinag-uusapan, okay? Nagagandahan lang ako dun sa bata. So, next na. Yun lang ang na-explain ko. sino pa bang nagagandahan ako? Ay, si Miss Lucy Torres. Si Congresswoman Lucy Torres. Kasi, ang galing-galing niya magbihis. Tapos, ang napakahinhin niya. Siya yung epitome ng dalagang Pilipina. At, ang class-class ng beauty niya. Basta, at her age, ang ganda pa rin niya. And, napaka-social niya. Basta ang ganda-ganda niya, ang ganda ni Lucy Torres. Tapos para siya si Mama Mary. Yung pagtinignan mo, yung parang hindi siya nakakagawa ng kasalanan. Ganun yung yung klase ng ganda ni Miss Lucy Torres. Tapos, sino pa ba maganda para sa akin? Siyempre, ang next kong beautiful face, si Liza Soberano. Diyos ko, buong mundo ata, hinanid ng batang yan, di ba? Si Mariel Padilla. Gandang-ganda ako kay Mariel Padilla. I've been very vocal. Dati pa lang, sinabi ko, na talagang gandang-ganda ako kay Mariel Padilla. Kasi kahit wala siyang makeup, nakikita mo talaga ang ganda ng mukha niya.
Siyempre, gusto ko rin si Maha Salvador. Gandang-ganda ako kay Maha Salvador kasi bukod sa napakabait na bata niyan, walang ere, napaka-humble. Sa yung Morena Beauty, pag sinabi mo Morena Beauty, yung ang ganda-gandang Pinay na ano, nilalang, yan si Maha Salvador. Tapos, gandang-ganda din ako kay Solen Yusuf. Ang sexy, pina-follow ko siya sa Instagram. Kahit ng anak na, napaka-sexy. Tsaka kahit yung ano, yung sexiness niya, hindi bastusin, napaka-class pa rin. Ang ganda niya. Tapos napaka-artistic, napaka-talino. Lahat na yata ng talent na sa kanya, marunong kumanta. Ang gwapo ng asawa niya. May abs siya. Tapos ng anak, parang wala. Ay! Nang, ano yon? Diyos ko, andito yata po yung nag-betray sa akin. Papasabugin pa ata ako. Diyos ko, day. Hanggang dito, di ba? Maraming salamat po sa pag-join nyo na naman sa akin sa another live edition po ng aking YouTube channel, Aiko Melendez Official. Don't forget to subscribe, like, and share it to the people ang aking YouTube channel, Aiko Melendez Official. Keep it coming, please, guys. God bless you. Love you.